So mga papi, na-confirm natin na si Ford Territory Titanium Plus is capable para sa parallel park exit. So ito yung feature na hindi masyadong na highlight ng mga dealer, na capable pala si Ford Territory Titanium Plus ng parallel park exit. So ngayon sa video na to, is papakita natin kung paano ginagawa yung ganung feature. So yun. So ang pinakaunang gagawin natin, dapat yung lever natin, shift lever, is nasa park. And then once nasa park tayo, kailangan natin pindutin tong auto park feature ni Ford Territory. So once napindot natin yan, may lalabas sa dashboard natin na turn on signal. So mamimili ka on which side ka lalabas. So sa case na to, labas tayo sa left side. So kailangan natin indicator ng left side. So once nag-indicator tayo, nakita nyo kanina kung saang side siya lalabas. And then meron na siyang series of commands dito sa dashboard natin kung anong gagawin. So ayun, mag-reverse na tayo. Tinikover na yung steering wheel ng sabi niya. And then drive backward na lang. So kung makikita nyo sa screen natin dito, meron tayong sasakyan sa likod. So dandaan natin i-let go yung brake pedal natin para mag-reverse. So once sinabi niya na switch to D gear, so i-switch na natin sa drive yung sasakyan natin. So ngayon, tinitake over niya na yung steering wheel para makalabas na tayo sa parallel parking natin. So dandaan natin let go yung brake natin. And then tumingin din tayo sa left kung meron mga upcoming vehicle para clear tayo. So yun mga paps. So hanggang dyan lang siya. Ilalabas siya lang talaga literally. And then pag pwede na tayo mag-takeover, sabihin niya is park complete. So ayun, ganun lang mga papi. So then, kunin mo na yung steering wheel then para makapag labas ka na. So mga papi, pag mamili tayo sa side na hindi clear, so magre-direct ring ni Ford Territory natin, hindi siya clear. So automatic parking failure siya kasi wala naman tayo mapupuntahan din sa right side.